Ayan. Hindi ako makapaniwala nung nalaman ko to. Hindi ka raw good girl habang lumalaki. Totoo ba ito? Oo naman. Baka ano lang. Hindi naman. Rock and roll lang. Rock and roll. Oo. Hindi. At saka, alam mo, I don't mind talking about it because it was who I was. You know, parang, kasi I think now people see me, parang prim and proper, tapos parang good girl. That was my image. But growing up, I was quite a rebel. Because of circumstances in life. But it didn't make me a bad person, I think. Paano rebel? Paano naging, ano yung mga ginagawa mo? Kailangan talaga natin pagkwentohan lahat. Hindi kasi iba yung bata eh. Cutting classes, hindi ako academic, hindi ako focused on my studies. Of course, I'm not very proud of it now, di ba? Gusto ko lang dati, gimmick. Rock and roll, ah. Rock and roll, you know, and everything that came with it, you know. At saka, fun, ganun ako, parang escapism. Kasi nga, parang life wasn't so good in the house, so, you know, you just wanted to be outside and be free and have that freedom, ganyan. Kagaya ng sinabi ni Miss Isa na hindi siya proud doon, so talagang hindi dapat din yun gawin ng ating mga kabataan. Hindi ko yan pinopromote. Alam mo kasi din, hindi lahat nakakabangon sa ganong klase okay. ng buhay. At natuturn around yung buhay nila. So I am just really, I consider myself very blessed that I was able to turn my life around. Yes, at yung makakapanood sa iyo ngayon ay magsisilbi kang inspiration. Harinawa. Na pwede pala. Pwede at kung gugustuhin mo, pero kailangan mo. Kailangan mong gustuhin. Kailangan mong gustuhin. And you have to make the smart choices, especially may cut-off yan eh. Alam mo parang si Karil lang nagsabi nito eh sa akin. Parang sabi niya, you know, there really comes a point in your lives that we can't keep blaming our past for the choices that we make today. Hindi ba alam mo 'yon? Kailangan panagutan mo rin, hindi pwedeng yung nakaraan mo. Dumula na lang, ibinabalik. Ganito ako ngayon kasi dati. Ganito ako lumaki, ganito nangyari sa akin. Hindi, kailangan yung choices mo ngayon. Nangyari to sa akin dati, kaya kong baguhin, kaya yung future ko magiging sobrang bongga. Wow. Tama! So, salamat, Karil. Ayan. Eto, nangangapit bahay ka every Christmas and New Year. Hindi, every day. Every day, no. Kasi magkakatabi lang kami walang ng bahay. Tsaka maganda talaga yung komunidad namin. Dun sa, dito lang yun sa New Manila. Talagang patintero, ganun. Masaya naman sa mga kasama sa friends pagka minsan nakikikain ako pag wala yung family. Pero alam mo ba Miss Isa, dahil mga kasama natin ngayon ang isa sa mga pinupuntahan mo dito sa Magandang Buhay, ang kababata mong si Mike Lariosa. Wow! Yes! Aba, wow! Kilala mo yan? Oh, hi! Kagala dito. Hi! Hello. Hello! Oh my gosh! First time mo ba to sa TV? Yes. Mike, sa'yo nagpupunta si Isa before? Pagka nangangapit ba? Tuwing Christmas, New Year, ganyan? Nakikikain kasi ako sa kanila. Ayun, nakikikain. New Year, oo. At saka towards New Year, birthday kasi lagi na ni Chris ba? Ni Chris, oo. Oo, lagi naghahanda yung mga... Kasi yung mga holidays, birthday ng Christmas, tapos birthday ng kuya ko, tapos New Year. Sunod-sunod yung party sa amin. Oo. Ang dali-dali naman pumunta, 50 steps na andun ka na. Ano ka ba? Kahit dalawang sakay ng tricycle, makakarating ka eh. Basta pagkain? Basta pagkain, di ba? Basta't Makati ang tiil, makakarating ka. Di ba? For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.